Nagsimula ang araw ko ngayon ng maganda. Pumasok ako sa eskwelahan ng maaga at nakapag-aral pa. Pero huli naman ako nakauwi kasi wala pa ang aking kapatid na si Jericho. Juliana, saan ba ang inyong kapatid? Ay, hindi ko po alam pero susubukan ko po siyang tawagan. Ay, sige. Hihintay ko na lang kayo sa kotse. Ah, sige po. Jericho, sumugot ko naman! Gabi ka naman, girl. Kung paano ka magsalita, parang hindi tayo nagkita ng ilang taon. Bakit? Masama ba na kumustahin ko ang aking kaibigan? Naman, pero lahat yata ako ng tao dito. Dinig ka na eh. Tumingin ka nga sa paligid mo. Halos wala lang ang tao dito eh. Puro janitor at guardian na lang nandito kasi lahat ng estudyante nakauwi na. Oo nga eh. Ang hirap pala pag ikaw yung mga huli na sinusundo sa eskwelahan. Ikaw, ba't ka nandito? Nakita ko driver mo din ah. Wala pa kasi si Jericho. Kanina ko pa siyang sinusubukan tawagin pero hindi siya sumasagot. Nakita ko si Jericho kasama ng mga kaibigan niya. Malamang, palagi niya kasama mga kaibigan niya eh. O sige, mauna na ako. Paalam! Paalam! Jericho! Ano ba Jericho? Kanina ko pa namin hinihintay ni Kuya Angelo. Ano? Nandun na ba si Kuya Angelo? Oo, kanina pa. Pasensyon naman, tao lang ako. Ayos ka na. Oo, ano. Paalam. Walang hiya talaga si Jericho. Kung ano-anong kalokohan na lang ang ginagawa kasama ang kanyang mga kaibigan. Ano ang kalokohan ng mga ninyo? Wala. O bakit nagalit? Nagtatanong naman ako eh. Hindi ako galit. Oo, naniniwala ako na hindi ka galit. Kaya nga lang, dinig na ng buong mundo ang boses mo. Ayoko talaga ang ugali ng aking kapatid. Parang palagi siyang galit sa akin. Ito ang rason kung bakit mas gusto ko pang tumambay kasama si Gwen. Kuya Angelo, pasensya na po. Ang daming pinapagawa ni Juliana sa akin. Okay lang yan. Bilisan din niya dyan. Diba? Nakakainis ang ugali ng kapatid ko. Hindi niya kayang aminin ang sarili niyang mga kasalanan. Sinisisi lang sa akin o kaya sa iba. Pumunta ako kaagad sa sala para makalimot ng kaunti sa galit ko sa aking kapatid. Binuksan ko ang aming telebisyon para mapanood ko ang aking paboritong palabas. Pero, bigla na lang may nakita akong balita sa telebisyon. Magandang hapon po. Ako po si Maria Rodriguez at ito ay Flash Report. Isang aksidente ang nangyari sa highway. Isang bus ay tumama sa may pader ng toll gate. 18 ang patay at 3 ang sugatan. Isa sa mga natutay ay si Riza Magbanwa. At iyan ang aming mga nagbabagang balita sa oras na ito. Ako po muli ay si Maria Rodriguez at ito ang Flash Report. Nang narinig ko ang balita, parang ako ay mamamatay na rin. Hindi ko alam kung ano ang gagawin ko. Kuya Angelo! Kuya Jericho! Juliana! Ano yun? Napunod ko sa balita. Patay na si Mama. Ha? Ano? Punta na natin si tangina mo. Uy! Jericho! Kuya Angelo, ano po yun? Nisan mo! Tawar yung Juliana. Punta tayo sa hospital. Bakit po? Kasi naman tayo may naman. Patay na si Mama. Nasabihin ko sana sa'yo, pero hindi ko naman ako pinapansin. Dahil sa galit na sa loob ni Jericho para sa akin, hindi na niya namalaya na namatay na ang aming ina. Juliana, huwag ka nang iliyak.
Dagating mo na lang yan ang kiramay ng mga tao. At isipin mo na lang, makita mo ulit ang lalay mo sa dami. Kaya ko pong tanggapin na ang lahat ng pakiramay ng mga tao. Pero ang hirap pong tanggapin na patay na si Mama eh. Talaga, baka ilan taon na naglipas, hindi pa mo matanggap ang nangyari. Sabi ng iba na makatulungan daw po ang Diyos natin. Pero parang hindi ito tama para sa akin. Ang Diyos yata nagpatay ng aking mama eh. Oo, alam niya ang lahat. Pero hindi si Diyos ang reason bakit namatay ang ina niya. Mahirap din pala kapag marami ang nakikiramay sa'yo. Dahil lalo mo pang maaalala ang taong nawala sa buhay mo. Bakit ka humingin ng tawad sa akin? Ikaw ang bumatay kay Mama? Alam mo ba na namatay ng aking papa dati pa? At ngayon, pinatay mo ang aking mama? Oh, Juliana, okay lang yan. Pinapatawad ko ikaw. Pero kailangan ka magpatawad sa Diyos rin. Siyempre naman, kung ang Diyos na nagpapatawad sa'yo, ako rin kaya tumawad sa'yo. Hindi ako makapaniwala kung paano pinapatawad ng Diyos ang lahat ng tao. Ang hirap pala, dahil sobrang masakit. Pero pinatawad ko na ang umatay kay Mama dahil ito ay aksidente lamang. Sa libing ni Mama, sinubukan ko itago ang aking mga damdamin, pero mahirap. Kaya wala akong magawa kundi umiyak. Oh, bakit ka nandito? Hindi ba nakasama mo sina Joshua? Sila ang mga kaibigan ko, ngunit ikaw ang aking kapatid at ayaw kong isa pang umiyak. Alam ko na sa lagi tayong nag-aaway, pero ikaw ang aking kapatid. Bakit ka naman umiyak? Ano ba ba? Naaalala ko kasi si Mama. Alam mo, kasalanan ko ng Diyos eh. Huwag mong sabihin niyan. Bakit? Hindi ba na lahat ng nangyayari sa mundong ito ay dahil sa Kanya? Oo, pero tandaan mo na ang lahat ng bagay na nangyayari dito ay mayroon na sa Diyos. Baka mabuting tao si Mama kaya namatay siya ng maaga. Patay na yun si Papa. Pero parang maaga pa. Nasa ikapitong baitang pa lang tayo. Hindi pa natin kaya harapin ang magulong mundo na ito. Diba? Basta tanda mo naman. Ako rin, kung may kailangan ka, nandiyan na ako sa tabi. Promise mo yan, ha? Promise. Walang iwanan, ano man yung nangyari. Paalam. Ngayon ko lang nakita ang totoong damdamin ni Jericho. Kahit minsan, palagi kaming nag-aaway, mayroon din pala siyang mabuting kalooban. Panginoong Diyos, alam ko po na marami po akong nagawang kasalanan. Kasama na po ang pagsisisi ko po sa inyo na kayo po ang rason kung bakit po namatay si na Mama at Papa. Patuwarin niyo po ako. Bata pa lang po ako. Marami pa akong hindi alam. Wala po akong karapatan na sabihin ang mga yun. Patuwarin niyo po ako. Ngayon, alam ko na, walang kasalanan ang Diyos. Dahil sa lahat ng tao, siya lang ang mayroong walang hangganan na pagmamahal sa ating lahat at lubos ito.